Hi guys, we're here in BGC right now. But ba't tayo nag-i-English? Pero ngayon, this is my first vlog about wine. Kaya talagang kakaralin ko na ito. Last June, nagkuha ako ng supply. Supposed to be sa Isabela province ko siya itadala. However, nagkaroon ng lockdown and yung alak, nagkaroon ng liquor ban doon. So I have not able to deliver it to our province. So ngayon, binibenta ko sa Metro Manila. But right now, more on education muna tayo about wine. Just a disclaimer, hindi ako expert pagdating sa wine. I'm just passionate to talk about wine. And I attended some webinar and a wine tasting last year. And natutunan ko kung paano talaga yung proper wine tasting. So ngayong araw na ito, tuturuan ko kayo on how to use our senses. Sense of sight, sense of hearing, sense of touch, sense of, ano ba ba? Taste. And yun yung mga sense of nose, a sense of ano ba tawag doon, sense of smell na napaka-importante dito sa wine tasting. I just want to reintroduce this to middle class at sa lahat ng laylayan ng lipunan, dahil ako mahirap naman akong tao, and just lately na naramdaman ko sa sarili ko na parang kailangan ko talaga ng pangtanggal ng stress sa work. And I was able to talk about, you know, I was able to divert into wine. Maganda siyang pag-usapan kahit gabi or kahit umaga nag-wine ako. But right now, ayoko nang pahabain pa ng video na ito. Ang titikman natin ngayon is an Australian wine. This is an Australian wine. It's 2016 Pinot Noir from River Retreat. This is my first time actually to taste this wine. At normally, kapag nag-taste tayo or nag-wine tasting ang isang expert sa wine, tama ba yung mga sinasabi ko? Meron silang, dapat merong panyo. May puting panyong ganyan, o kaya table napkin, tissue, or pader. Dapat nakaganito siya para makita mo yung kung this is, obviously this is not white wine, this is a red wine, pero makikita mo yung pagka-clear ng wine, yung kanyang pagka-red, yung tannin, the acidity, na kahit tinitinan mo pa lang siya, parang nalalasahan mo na. That's sense of sight. Okay? Next one is sense of, ay, una pala, huwag mo ginaganon kasi you're not in the laboratory, so dapat nakaganon siya para makita mo yung reflection and kung gaano siya kanipis. So this Pinot Noir, mukhang nasa ano siya, 13.5. So we can see that it's dry wine. Hindi siya sweet like Moscato or natatamis na ako sa Riesling and Chardonnay. So definitely this is a dry wine. Next step is para ka lang nag-i-stereo. Kung pinanganak ka noong 1990s, meron kami tinatawag na swirling. Like, you have to swirl the wine. Gagamitin mo siya, sense of sight, and then sense of smell. Sinuswirl mo pa lang siyang ganon, makikita mo talaga, maamoy mo. Para dun mo malalasahan or dun mo maamoy na meron siyang magka-blueberry, may pagka-plum. Hindi pa ako expert, kinakabahan ako actually. Doon mo rin maamoy na parang it's a tropical fruit. Alam mo yon. Hindi siya matapang. Although dry siya, this is good for meat. Right? Red meat or honestly, pwede rin siya sa adobo. Pwede rin siya sa chocolate. Kasi para mababalance niya yung acidity. So next step, pag mag-swirl ka pala, kailangan mo ng flat surface. So, para mayano mo siya, pag hindi ka masyadong gamay sa swirling, pwede mo siyang ganon, para ka lang naglalapis. So, swirling is like playing a stereo. So, it's like playing a stereo, but instead of play, parang iniikot mo siya para sa music or para sa pandinig mo, iniikot mo siya for your nose. Diba? Ganun yung purpose niya. Tapos malalasahan mo siya. Dapat kailangan mo ng magandang wine glass.
I prefer this kind of glass. Marami nagsasabi pwede rin itong glass na ito. Actually, kahit anong glass, kahit yung coffee mug or beer mug, pwede yan. Ang importante, alam mo kung paano mo lasahan yung wine. So, next step is sense of taste. Napaka-importante yan. I'm sorry. Bakit kailangan namin siyang imumog kapag unang sip mo? Napaka-importante para mag-adjust yung panlasa mo. Ngayon nalalasahan ko na yung sinasabi kong paet, yung acidity, pero tamang-tama lang siya, hindi siya nakakapikon yung lasa. Meron din siyang tropical taste like passion fruit, blueberry, may pagka black pepper siya at green pepper. Tapos pag kinamoy mo na siya after you taste it, malalasahan mo na yung bell pepper or parang herbs. May pagka-herbs siya. Parang anything green herbs. Oregano. Or celery. Meron siyang ganong taste. And yun lang. I mean, ano pa ba yung... sense of touch. Sense of touch meaning not the technical, not parang ilalagay mo dito yung wine, yung i-dip mo yung palad mo, yung kamay mo, yung daliri mo dito para maramdaman mo siya. No. Sabi ng mga customers ko, parang pag iniinom mo yung Moscato or yung red wine, either Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, pag iniinom mo siya, just like this. Merong warm. May warmness dito mo. Lalo kapag hindi mo siya nilagay sa fridge, lasang-lasa mo yung pagkatagal niya sa oak barrel, yung fermentation niya, na alam mong nasa affordable wine shop, but it tastes the quality at hindi ka masisisi. Normally, sa mga ganitong Pinot Noir, makakapili ka ng $10 to $20 sa market. Just like this, we bought this mga 800 pesos Philippine money. And this one is nasa 500 siya. Pwede mo siyang 350 or pwede siyang 450. Depende kung saan mo siya binili. And this one is from France. This one, hi to my videographer. Sana gumaling siyang mag-video. From Australia pa rin. Ewan ko ba kung bakit favorite kong Australia. Napakasikat nito. Pero mukhang sawang-sawa na sila sa Yellowtail. It's a pink Moscato. Matamis siya. Kapag mga ganitong Moscato or white wine, normally, nasa 4%, 8% yung alcohol content niya. Unlike this red wine from France, medyo mahal to, no? Birthday gift to Sarili. By the way, it's my birthday today. 13.5% siya. So, i-stack ko siya sa magandang storage. And hopefully, kapag gumanda-ganda yung business, tulungan niyo po niya ako na mag-put up ng small store, either in Isabela or here in Makati. That's all for today. I hope you like it. And next time, we will talk about old and new world ng wine. Kung narinig ninyo, parang ito, parang pag nilasahan mo siya, parang, galing sa traditional wine. Maintindihan natin later kung bakit kailangan natin ng red meat, ng fish, ng lobster sa white wine, ng chocolates or dessert or ready to drink wine, because there are some categories when it comes to traditional and modern world ng wine tasting. Well, thank you so much for watching. My name is Cez, and you can visit Isabela Winery for more fun facts about wine. Bye bye.